that's life. We need to face the reality na hindi tayo pilitin na mangarap na sabihin na maging pantay-pantay ang mundo. It will never be fair. Hi guys! Good morning po sa inyo lahat, classmate! Yahoo! At ang pag-uusapan natin right now, syempre, kung paano ko kinita ang aking first million. Number one, kailangan syempre magkaroon po kayo ng desisyon na gusto nyo pong kumita ng 1 million. Yes, bakit? Kasi tandaan mo, ang advice dapat lagi sa buhay natin personally is dapat alam mo kung saan ka papunta. Kasi ang mind natin, actually, napaka-powerful po ng mind natin. If you are familiar with law of attraction, totoo po siya. And kung mapapansin nyo naman, kung ano yung pagtutuunan nyo ng pansin, yun ang napapansin nyo. Kasi example, ngayon, nag-attract ka na gusto mong kumita ng first million. Rest assured ko nito, for the few days from now, magkakaroon ng mga changes sa buhay mo. May mga makikita ka na dating hindi mo nakikita, may mga opportunity darating sa'yo, at may mga taong mawawala sa'yo. At worst, minsan, ultimo yung pagkakakitaan mo na wala, nawalan ka ng trabaho, bumagsak negosyo mo. Bakit? Kasi inahatid ka dun sa gusto mo mangyari. Ganun gumalaw ang mundo natin. Kaya yun ang number one is kailangan nyo magkaroon ng desisyon na gusto nyong kumita ng first million nyo. Number two, maximize your time. Always remember this, classmate. Ang bilyonaryo may 24 hours. Ang mahirap may 24 hours. Pareho din naman silang may 24 hours. Pareho sila dalawang kamay, dalawang paa. Kaya lang ang pagkakaiba, ano ba ang ginagawa mo dun sa 24 hours mo yon? Now, tip ko po sa inyo, dapat ang gawin mo yung lahat ng bagay na magpapasok sa'yo ng pera. Ako, I could still remember. Anything na nagiging decision making ko, ang tanong ko lagi, paano ako kikita ng pera? That time, gustong-gusto ko magkaroon ng PlayStation 1. High school pa lang ako, gigil na gigil ako magkaroon kasi I'm avid fan of games. Ngayon, sabi ko, gusto ko magkaroon ng PlayStation, kaya lang mahal that time, I think mga 7,000 yon. Di pinag-ipunan ko siya. Ngayon, nung nagkaroon ako ng 7,000, ay nang nagkaroon ako ng PlayStation, sabi ko, paano ko siya mababawi? In short, kami yung mga kaibigan ko, pumupunta kami dati sa tawag namin computer run or computer shop, maglalaro kami ng PlayStation. Hindi ko na lang maalala yung eksaktong amount, pero for discussion purposes, example, ang singil doon is 20 pesos per hour. Ngayon, naisip ko, paano ko kukunin yung mga kaibigan ko at kapitbahay ko na sa akin na lang maglaro? Diba, kesa maglalaro sila ng 20 pesos per hour, di in short, kinumbinsi ko sila, napakasimple lang, binabaan ko. Sabi ko, pare, di na tukad ako maglaro sa bahay. Ang sisingiling ko lang sa inyo, 15 pesos per hour. O di, ang ganda-ganda pa kasi that time, high school ako, hindi naman ako nagbabayad ng kuryente namin, sila papa. E di, buong-buo yung 15 pesos ko. Alam nyo ba, classmate, dumating pa sa time na nabayaran ko yung gastos ko sa PlayStation ko, nabawi ko. And nakakalaro na ako, nagagawa ko na yung love kong gawin, nakabili pa ako ng PlayStation, nabawi ko pa pera ko, at tuloy-tuloy pakita ko. In short, ganun ako mag-isa. Now, even nung college days ko na, alam nyo ba nung college days ko, namamasada ako ng jeep. Gumagawa ako ng mga project ng classmate ko, naniningil ako ng 100 pesos, 200 pesos, depende kung ano yung project. Ang medyo malaki-laki kita ko that time, yung CD. Nagbo-burn ako that time ng CD, naalala ko, binibili ko pa sa Manila yung CD, sa CDR King. Ang costing ko, 3 pesos yung CD. Tapos ipiprint ko yung title ng mga kanta or pangalan pa mismo ng paggawa dun mismo sa CD kasi may sticker dating ididikit lang. Pagka-print, ang gastos ko mga 10 pesos all in all at naibibenta ko ng 150 pesos. At that time, paano ko naman naibibenta yun sa mga kaklase ko? Simple lang. Sabi ko, kung bibili kayo ng original na CD, ang kanta dyan malamang mga isa-dalawa lang gusto nyo. Diba? Kasi normally, album ang bibilin mo. Isang artist lang. Diba ngayon, example, ano bang mga artist nun? Example, Britney Spears. So, pag sinabi Britney Spears, yung lahat ng kanta ni Britney Spears ang kadalasan nandun, eh minsan ang gusto natin dun, mga isa-dalawang kanta. Sabi ko sa akin, mas di hamak na musra compared sa original at lahat ng kantang gusto nyo nandito na at ang pinakamaganda dyan, personalized pa siya kasi pwede dyan mailagay yung pangalan mo, pangalan ng re-regalon mo. In short, ang laki ng kita ko nun. To cut the story short, basta ang maalala ko lang at gusto ko maipaintindi sa inyo, you just need to maximize your time na yung mga bagay na hindi sa inyo magpapasok ng pera, let it go. Yung mga kaibigan nyo na hindi nakakatulong para sa pangarap nyo, let it go. Yung mga bagay, mga ugali mo na hindi rin nakakatulong, let it go. Gawin mo yung mga bagay na magpapasok ng pera, yung masaya ka, yung mga kaibigan na mamotivate ka lalong mangarap, yun yung mga gawin mo. Kaya number two, maximize your time.
At syempre, sa ating number 3, build your social circles. Ito na napaka-importante na dito kasi alam, sabi nga nila, it's not what you know, it's who you know. Alam mo ba kung papasok ka sa isang trabaho, sinong mas lamang? Yung matalino o yung kakilala yung may-ari? Diba? And that's life. We need to face the reality na hindi tayo pilitin na mangarap na sabihin na maging pantay-pantay ang mundo. It will never be fair. Our world will never be fair. Laging magiging advantageous ng medyo nakakaintindi ng laro dito sa mundong to, na may mga connection, na may mga pera. Advantageous po nila yan. But it doesn't guarantee na talagang lagi sila magiging successful kasi may mga taong umaangat, bumabagsak, may mga taong nasa baba, umangit pa rin. Now, dulo, you need to build your social circle kasi malaki po ang magiging tulong yan sa inyo. It's either sa time na magiging advantage ninyo. Ako naalala ko po before, sa inyo ko lang to ikwento. Pag kumukuha ako ng LTO license, dati ubus nyo buong araw mo. Noon na, nung bago pa naupo si President Duterte, no, ang taghirap-hirap kumuha ng lisensya. It will take you the whole day. Pupunta ka ng LTO, pipila ka, pictures, ang haba. Nung ako may kakilala sa LTO, pagdating ko doon, may picture na ako. Pagka-picture sa akin, sasabihin sa akin, oh boss, balikan na lang mamaya, manood ka na lang muna ng sine, mag-mall ka na lang, text na lang kita pag okay na. Okay. Di, manood ako sine, maglalakad lang ako sa mall, tapos itetext ako, boss, okay na, lisensya, pupunta ako. In short, because meron ang kakilala, meron ang kaibigan, mabilis yung mga nagiging transaction ko. Isa pa, nung nagkaroon ng pandemic, diba, I'm sure nakikita nyo naman kahit paano siguro yung lifestyle ko na even during the pandemic, nakakabiyahe ako kahit saan-saan. Kasi kahit paano may kakilala tayo. Now, yun yung point ko na you need to build. Kaya dapat yung social skills mo, classmate, maging magaling. Matuto ka kasi wala po akong kilala na mayayaman na tao na successful nang hindi charismatic. Kaya nga pansin, pag may namimit kang mayayaman, ang laging magiging normal na magiging impression sa kanila, grabe ang bait naman nun, grabe approachable naman yun. Yung mga legit na naging mayaman na simula sa scratch na yumaman or talaga nagsisipag na yumaman, lahat po yan makakarisma yan. Bakit? Kasi paano ka gagawa ng business sa ibang tao kung hindi kanila gusto? No, example, kayo classmate ako, nasa networking industry ako, marirecruit ba kita kung nayayabangan ka sa akin? Marirecruit ba kita kung bad trip ka sa akin? Siyempre, hindi. Ang pinakaunang importante, dapat gumaan ang dugo natin sa isa't isa. Kaya, yan po ang isang kailangan nyong ma-develop is you need to build your social circles para pagdating ng oras, everything will be fast and everything will be easy. Number 4, i-prioritize nyo na po yung pinakamalaking magpapasok ng pera. Nung ako po na-involved sa networking, again, disclaimer po, I'm not saying na networking ka lang pwedeng yumaman. Lahat po ng industriya pwede po kong yumaman. Depende kung ano ang niche nyo. Depende kung ano yung gusto nyo sa personality nyo. Okay. Ngayon, nung nakita ko ang networking, sabi ko, gusto ko to. Yayaman ako dito sa napakaikling panahon. Unlimited ang amount na perang pwedeng kitain. Depende sa magiging sipag mo. Unlike pag nagtrabaho ka, kasi depende lang sa boss mo. Kaya sabi ko, ito yung kakariring ko. And because of that, ang dami ko nang ginibap unti-unti. Tumigil na po ako sa pagpapautang ko kasi nagpapautang ako dati. Tinigil ko na kasi medyo dumadami kaaway ko eh. Yes, sabi ko itigil ko na mo yung pagpapautang ko. Tinigil ko na rin po yung mga iba't ibang sideline ko kasi dati po nag-ahente pa po ako. Kasi may namit ako dating mayaman na nagpapautang din siya. Naging ahente niya ako na ako yung nag-iikot sa mga tindahan sa palengke, sa mga iba't ibang establishment para kung gusto nila mag-loan, de doon ako lalapit kasi medyo mahaba yung kapital nila. In short, ang dami kong sideline, ginibap ko lahat. Alam mo ba ang pinakalas kong ginibap? Yung pamamasada ng jeep. Nag-ibap ko yung pamamasada ng jeep, I think 2007. 2007 ako nung nagkaroon ako ng kotse. Bakit pinakalas kong ginibap yung pagpapasada ng jeep? Kasi actually, three birds it with one stone. Nung namamasada ako ng jeep, number one, kumikita akong pera. Number two, nakakapag-sound trip ako. Kesa magsa-sound trip ka, di ba yung old school na sound trip dati, nasa gilid ka ng radyo or karaoke, nakaupo ka lang sa bahay mo, gaganon-ganon ka habang nag-sound trip. Sabi ko, napakasayang naman ang oras ko, nakaupo lang ako, tapos gaganon-ganon ako. Sabi ko, ba't hindi lang ako magganon-ganon sa loob ng jeep? O di habang namamasada ako ng jeep, gumaganon-ganon ako, nagsa-sound trip ako, kumikita pa ako. And bakit three birds with one stone? Kasi nakakahanap pa po ako ng prospect. That time, nagne-networking na ako. Eh, since may mga pasahero, minsan may mga kaibigan ako hindi ko nakikita, bigla akong makikita kasi pasahero ko. Or, minsan yung pasahero ko mismo, nag-open up ako ng conversation, nire-recruit ko sila. In short, yun. Kaya, pinakalas kong ginibap yung pagpamasada ng jeep kasi ang daming tulong. Now, in short, yun ang pinaka-importante dapat nyo pong gawin is hanapin mo kung ano yung pinakamalaking magpapasok ng pera sa'yo at doon mo na ibuhos lahat ng effort, time,
at galing mo. And siyempre sa ating number 5, sa last. You just need to be the most hardworking, adaptable, and innovative na distributor or na hindi ko alam kung ano magiging tawag sa'yo dun sa industriyang ginagalawan mo. In short, kung ano man ang industryang gusto mo, ako katulad sa akin, naalala ko dati, tinanong ko lang yung mga top earners sa amin sa industriya. Kasi sa mga hindi po nakakaalam, hindi po ako totoong nauna sa networking industry. I joined networking industry around 2003 of October. May mga networking na po sa Philippines 1990s pa. Ang dami nang nauna sa akin na networker, pero how come? Isa ko sa pinakasikat na networker dito sa buong Philippines at even sa ibang countries. In short, bakit ko siya nagawa? Napakasimple. Tinanong ko yung isang top earner sa amin. Sabi ko, paano ba maging top earner? Sabi ko, gustong-gusto ko maging top earner. Sabi niya, kailangan may presentation ka, 3 presentation per day. In short, ginawa ko, nag 5 presentation per day ako, nagbabasa ako ng libro, ang dami kong mga pinag-aralan, lahat-lahat na magiging advantage sa akin, paano ako magiging hardworking, paano ako magiging innovative at adaptable, and because of that, eto ngayon ang narating ko. Kaya classmate, kung ikaw gigil na gigil kang kumita ng first million, sundin mo lang yung 5 steps na sinabi ko sa inyo, sigurado ako, imposibleng hindi ka magiging mayaman pagdating ng oras.